97.1 Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa, at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kapag nagbigay ka ng pagmamahal sa isang tao, dapat ay palagi kang nagtitira ng para sa sarili mo. Dahil kung gagawin mo siyang mundo, pati respeto para sa sarili mo ay hindi mo na magagawa pa. Ikaw, handa ka bang mahalin pa rin ang taong wala na ni katiting na pagmamahal para sa'yo? Minsan sa sobrang pagmamahal natin sa isang tao ay nakakalimutan na natin ang ating sarili. Lalo na kapag nalulunod tayo sa saya at pagmamahal na nararamdaman natin para sa kanya. Ang liham na ating babasahin ngayon ay pinadala ng ating kabarangay na si Carl. Isang lalaki na ng ibang bansa at nagtrabaho sa barko para mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Tiniis ang lahat ng hirap at lungkot na mapalayo sa kanyang mag-ina. Nangarap siya na balang araw ay hindi na niya kailangan pang mag-ibang bansa at magtrabaho sa malayo. Nadarating ang araw na magsasama-sama silang buong pamilya na maghinhawa na ang kanilang buhay. Pero paano kung sa pagbabalik niya ay nalaman niya na ang babaeng pinangakuan niya ng habang buhay ay may mahal ng iba? Dapat pa ba niyang ipaglaban ang pangako na binitawan nila sa loob ng simbahan o dapat na siyang bumitaw kahit parang hindi na niya kakayanin pa ang mabuhay ng hindi ito kasama? Gusto mo na bang malaman kung ano ang landas na pinili ni Carl? Handa ka na bang mainis at maiyak sa kwento ng buhay niya? Minsan ba ay nagmahal ka na rin ng taong hindi ka na mahal? Ipinaglaban mo na rin ba ang pagmamahal mo kahit isinusuka ka na niya paalis ng buhay niya? O binitawan mo na lang siya at pinalaya mo na lang ang iyong sarili? Si Carl kaya, naging masaya kaya siya sa desisyon na pinili niya para sa kanyang sarili? Malalaman natin ang landas na pinili niya dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, una sa lahat ay gusto ko munang magpasalamat kung sakali man na mapili ninyong i-air ang sulat ko na ito. Dahil matagal ko na rin talagang gustong mag-share ng aking kwento, Papa Dudut. Matagal niyo na po akong avid listener. Kaya nga kahit na wala ako sa Pilipinas ngayon ay palagi pa rin akong nakikinig sa inyong programa sa Barangay Love Story sa YouTube. Ngayon lang din talaga ako naglakas ng loob na magpadala ng mensahe sa inyong Facebook page para magbahagi ng aking kwento. Ang kwento ng buhay ko na medyo madrama pero maraming aral na maiiwan sa mga kabarangay natin na nakikinig ngayon. Papa Dudut, tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Carl. 31 years old, taga San Fernando, La Union. At nagtatrabaho bilang seaman. Lumaki ako sa isang pamilya na hindi masyadong nakagagaan sa buhay. Maswerte na yung makakain kami ng 3 beses sa isang araw noon. Kaya naman ang mapangasawa ko ang matagal ko ng kasintahan na si Ali, nangako ako na hindi ko hahayaan na maranasan na magiging pamilya ko ang naranasan ko noon. Mag-iisang taon na kaming kasal ni Ali nang sa wakas ay magdalang tao na siya. At doon ko nga naisipan na magtrabaho na sa ibang bansa bilang seaman. Sakto kasi na may dati akong kaklase na handang tumulong sa akin na mapabilis ang proseso ng pag-alis ko at pagsakay ng barko sa Sweden kung saan siya nagtatrabaho. Kaya lang, Papa Dudut, hindi masyadong sang-ayon si Ali sa gusto kong mangyari. Ang sabi niya, pwede naman daw ko magtrabaho na lamang sa Pilipinas para hindi kami magkalayo na mag-asawa. Pero gusto ko kasi talaga na mapabuti ang buhay namin, lalo na ng mag-ina ko. Kaya inasikaso ko pa rin ang lahat ng requirement na para sa pag-a-abroad ko.
Honey? Honey, nasaan ka? Nandito ako, sa kusina. Nandiyan ka lang pala, honey. May papakita ako sa'yo. Ano ba yun? At parang excited na excited ka, honey. Eto, basahin mo itong mga papeles na hawak ko. Teka, di ba application mo to para sa plano mo na pagsakay ng barko? Oo, honey. At na-approve ang application ko. Makakapag-abroad na ako at makakasakay ng barko sa Sweden. Bakit parang ang bilis naman ito? Oo nga eh. Halos 2 buwan ko lang inasikaso ang lahat tapos ayan na. Makakaalis na kagad ako pagkatapos ng 2 linggo. Grabe! Ang lakas talaga ng kaibigan ko na Seaman sa mga boss niya. Napa-approve niya kaagad ang application at lahat ng requirements ko, honey. Honey? Bakit hindi ka na nagsalita dyan? Wala naman akong gustong sabihin eh. Hindi ka ba masaya para sa akin? Masaya ako, honey. Kasi alam ko na ito talaga ang gusto mo mangyari. Ang makapag-abroad at makasakay ng barko. Kung masaya ka, bakit parang ang lungkot na mukha mo? Akala ko lang kasi hindi mo na itutuloy ito. Akala ko hindi mo na kami iiwanan na magiging anak natin. Hindi ko naman kayo iiwanan, honey. Lalayo lang ako saglit para magtrabaho. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi na ako babalik. Saka diba ang sabi ko, para sa atin din tong gagawin ko. Para sa atin ang magiging anak natin. Ayun nga eh. Hindi pa nga ako nakakapanganak, lalayo ka na agad. Honey, hindi ko naman pwedeng palampasin ang pagkakataon na to. Paano kaya kung umalis ka na lang pagkatapos kong manganak? Para kahit paano makita at mayakap mo muna ang anak natin bago ka lumayo. Pwede naman, kaya lang kapag pinalampas ko to. Hindi ko sigurado kung kailan ulit ako magkakaroon ng ganitong klase ng chance na makasakay ng barko. Alam naman natin na hindi basta napaprocess ang pagsakay sa barko ng isang seaman. Sinuwerte lang ako na may kaibigan ako na tumulong sa akin. At nangangailangan sila ng tao ngayon dun sa Sweden. Honey, kapag nagtuloy-tuloy to, malaking pera ka agad na maiipon natin. Mababayaran ka agad natin itong hinuhulugan nating bahay. Oo nga, pero hindi mo naman makikita ang paglaki ng anak natin. Nakasulat dyan sa kontrata na ilang taon ka ring mawawala dito sa Pilipinas. Ilang taon kang malalayo sa amin at hindi makakauwi dito sa atin. Pwede naman tayo na palaging magtawagan o mag-video call para hindi natin mamiss ang isa't isa. Saka para makita ko rin ang magiging baby natin. Iba pa rin yung kasama mo kami, honey. Saka paano kung makakilala ka ng ibang babae doon? Yun bang iniisip mo? Bakit? Posible naman na mangyari yun, di ba? Marami mga babae doon na iba't iba pa ang lahi na sigurado ko mas maganda at mas sexy sa akin. Ano ka ba naman, honey? Hindi naman ako mag-a-abroad at sasakay ng barko para humanap ng ibang babae. Gagawin ko yon para mabigyan kayo ng mas magandang buhay na magiging anak natin. At isa pa, wala na mas gaganda at sexy pa sa paningin ko maliban sa'yo, honey. Kaya huwag ka nang malungkot, please. Mahihirapan na rin kasi ako lalo na kapag alam ko na ayaw mo talaga akong umalis. Basta hindi ka mang bababae doon ha. At palagi kang tatawag sa akin. Palagi mong sasabihin sa akin kung anong ginagawa mo at sinong kasama mo. Ayoko naglilihim ka sa akin, honey. Opo, promise. Ikaw lang ang nag-iisang babae sa buhay ko. Papa Dudut, mabilis nga ang naging proseso ng lahat sa pag-alis ko. Pagkatapos lang ng 2 linggo ay nakaalis na ako papunta ng Sweden at doon ako nagtrabaho bilang seaman. Hindi naging madali ang lahat para sa akin, Papa Dudut. Bukod kasi sa sobrang naho-homesick talaga ako ay karamihan din ang mga kasamahan ko sa trabaho ay hindi maganda ang pagtrato sa akin. Lalo na yung malalaking tao na maputi ang balat at iba ang kulay ng buhok. Pare-pareho lang naman kami ng posisyon sa trabaho. Pero palagi nila akong inuutusan at minumura sa simpleng pagkakamali ko lang. Minsan pa nga ay nagiging physical na ang pananakit nila sa akin, pero lahat ng yon ay tinitiis ko. Ginusto ko naman kasi yon, Papa Dudut. Ginusto ko na makapag-abroad at makasakay ng barko. Mabuti na lang at may foreigner din na mabait at maayos ang pakikisama sa akin. Kung sino pa nga ang may mga mas matataas na posisyon sa trabaho
ay sila pang mas maayos makisama sa aming mga trabahador sa barko. May ilan pa sa kanila na nakakakwentuhan ko at kahit na hindi ako magaling mag-Ingles ay nagkakaintindihan naman kami sa mga kwentuhan namin. Mabilis na lumipas ang ilang buwan hanggang sa makapanganak na nga si Ali, Papa Dudut. Sa awa ng Diyos ay hindi naman daw nahirapan sa panganganak ang asawa ko. Nakausap ko rin siya sa video call at sa unang beses na nakita ko sa camera ang anak ko ay hindi ko na talaga napigilan ng maluha sa tuwa at lungkot. Nalulungkot ako dahil hindi ko man lang siya mayakap. Pero natutuwa ako at sa wakas ay may supling na kami ng asawa ko. Ang nasa isip ko noon ay isa na talaga kaming ganap na pamilya. Kaya naman mas lalo ako naging porsigido na mabigyan sila ng magandang buhay. Hindi ko na nga namalayan na magdadalawang taon na pala ako na nalalayo sa pamilya ko. Magkahalong lungkot at saya pa rin ang nararamdaman ko noon kasi palagi ko silang namimiss at sabik na talaga akong mayakap ang anak ko. Pero masaya ako kahit papaano kasi gumiginhawa na ang buhay ng mag-ina ko sa Pilipinas. Nagawa na naming bayaran kaagad ang hinuhulugan naming maliit na bahay at sinimulan na rin namin yung ipaayos at pagandahin. Honey, bakit ngayon mo lang nasagot ang video call ko? Kanina pa ako tumatawag sa'yo. Naka-online ka pero hindi ka naman sumasagot. Naku honey, sorry. Nagpalit kasi ako ng diaper ni baby kanina. Naiwan ko nakabukas tong laptop ko kaya pati ang Facebook ko naka-online din. Ah, ganun ba? Ayos lang honey. Nagtaka lang ako kasi hindi mo kaagad nasagot kahit naka-online ka. Ah nga pala, meron akong dineposit na pera sa joint account natin. I-check mo na lang mamaya. Sige, sakto kasi mamimili rin ako ng mga gamit ni baby mamaya. Tapos bukas naman, pupunta kami sa center para pabakunahan siya. Bukas na kasi ang schedule namin eh. May kasama ka na ba bukas? Wala, ako lang mag-isa honey. Gusto mo pasamahan na kita kay Ate Joanne para hindi ka masyadong mahirapan? Hindi na. Nakakahiya naman sa ate mo. Tsaka kaya ko naman mag-isa bukas. Huwag ka mag-alala sa amin ni baby. Sige, ikaw ang bahala. Medyo binawasan ko nga palang pinadala kong pera ngayon kasi nanghiram sa akin si Ate Joanne eh. Nadengge kasi ang panganay na anak niya. Kaya medyo gipit sila ngayon. Babayaran din naman daw kaagad nila. Okay lang naman honey, di ba? Oo naman. Kapatid mo naman yun, tsaka sinabi naman niya na babayaran din agad nila. At kung hindi man nila maibalik kaagad, okay lang din kasi medyo nakakaluwag naman tayo ngayon. Wala naman akong ibang pinagkakagastusan dito sa bahay. Kaya marami akong natitira sa mga pinapadala mong pera sa akin, honey. Salamat kasi hindi mo sinasayang ang pagod at lungkot ko dito sa barko. Wala yun. Kahit naman ako nalulungkot pa rin lalo na sa gabi tapos hindi kita katabi. Ay, sana talaga makauwi ka na para magkasama na tayo. Malapit na yon, honey. At pag uwi ko dyan, sisiguruduhin ko talaga na masusundan ka agad ang panganay na anak natin. Baliw ka talaga, honey. Kung ano-ano na naman yung sinasabi mo dyan. Seryoso ako dun, ha? Ah, teka lang, magtatanghalian na pala dyan. Kumain ka na ba? Tapos na, kanina pa. Ikaw, maaga pa dyan, di ba? Oo, halos madaling araw pa lang. Mag-aalmusal na rin ako mamaya lang. Bumangon lang ako na mas maaga kasi nga gusto mo na kita makita at makuusap dito sa video call. Naku, ang asawa ko. Namimiss na naman ako. Bakit? Ako ba? Hindi mo namimiss? Hindi mo ba namimiss tong bigote at balbas ko kapag dumidikit sa leg mo sa tuwing hinahalikan kita? Pilyo ka talaga, honey. Baka mamaya may makarinig sa'yo dyan ang mga kasamahan mo sa trabaho. Ako na lang nandito sa kwarto namin. Nauna na silang lumabas dahil mag-aalmusal na raw sila. Honey? Ano yung nakasabit sa isang upuan na nasa may likuran mo? T-shirt ba na panlalaki yan? Lumang t-shirt na to. Basahan dito sa ano, sa lamesa. Kakalaba ko lang kaya sinabit ko muna dito sa may upuan. Saan galing ang t-shirt na yan? Kasi parang wala akong matandaan na may ganyan akong gamit. Sa tubero na nag-ayos ng lababo natin dito sa bahay nung nakaraang buwan.
Natatandaan mo naman yung kinuwento ko sa'yo dati na nasira ang gripo sa lababo, di ba? Naiwan niya yung t-shirt niya dito tapos hindi na niya binalikan pa. Kaya eto, ginawa ko na lang basahan dito sa bahay. Oo, naalala ko nga yun. Honey, bababa ko muna tong tawag ha. Parang naririnig ko nang umiiyak si baby sa kabilang kwarto. Oh, sige honey. I love you. I love you too. Bye! Papa Dudut, mahirap talaga ang internet connection namin sa barko. May wifi kami doon na ginagamit ko para makatawag kay Ali. Pero minsan ay wala ding signal o internet lalo na kapag nasa gitna na kami ng dagat. May mga panahon noon na ilang araw kaming walang internet connection. Kaya ilang araw ko rin na hindi natatawagan ang asawa ko. Kaya naman gusto ko talaga na sulitin ang bawat pag-uusap namin ni Ali sa video call. Pero nang halos 2 taon na ako sa barko, Papa Dudut, madalas nang hindi nasasagot ni Ali ang mga tawag ko. Kapag naman sinasagot niya ay saglit lang kaming nakakapag-usap. Marami siyang dahilan na ibinibigay sa akin noon at palagi niyang sinasabi na busy siya kay baby. Siyempre, ayoko naman na maging demanding sa misis ko. Kaya naman iniintindi ko na lang ang lahat ng dahilan niya. Proud din ako sa sarili ko, Papa Dudut, dahil ng mga panahon na yon. Ni isang beses ay hindi ko nagawang magloko sa asawa ko. Totoo pala yung sinasabi ng iba na ang seaman daw ay lapitin ng tukso. Siyempre kasi malayo kami sa mga asawa namin at maraming mga babae ang lumalapit sa akin at nagpaparamdam ng pagkagusto nila sa akin. Pero hindi naman sa pagmamalaki, Papa Dudut, pero malakas talaga ang dating ko sa mga babae. Lalo pa nga at maalaga ako sa pangangatawang ko. Kaya kahit mga ibang lahi ay sumusubok talaga na magpapansin sa akin. Pero ni isa sa kanila ay wala akong pinatulan. Ayoko kasi ng gulo sa pamilya. At gusto kong tuparin ang pangako ko kay Ali na siya lang ang nag-iisang babae na mamahalin ko sa panghabang buhay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang mga Kapuso shows mapapanood at mapapakinggan din abroad via GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV channels. Para mag-subscribe, visit www.gmapinoytv.com. Follow us also at GMA Pinoy TV on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Viber and TikTok for the latest updates on Kapuso programs, artists, events, promos and more. Salamat Kapuso! Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nagpatuloy ang pagiging malabo ng communication namin ni Ali. May ilang araw kaming nawawalan ng internet connection sa barko at nang bumalik ang internet namin ay kaagad kong tinatawagan si Ali para kumustahin. Siya naman ang hindi ko makontakt dahil 2 araw siyang offline sa Facebook at sa Skype. Tinatawagan ko na nga rin ang kapatid ko na si Ate Joanne at ang sabi niya ay nakita naman daw niya na maayos si Ali at ang anak ko. Sinabihan na rin daw niya ito na sagutin ang tawag ko. Pagkatapos nga noon ay nagkausap na kami ni Ali, Papa Dudut. Nagsorry siya kasi hindi niya nasagot ang mga tawag ko. Naging busy lang daw kasi siya kay baby at ang sabi niya ay dumalaw din daw sa bahay namin ang biyanang kong babae. Ang totoo ay gusto ko na rin talagang mainis ng panahon na yon, Papa Dudut. Dahil labis akong nag-aalala sa kanila ng anak ko. Pero syempre hindi ko na pinalaki pa ang issue na yon dahil ayoko talaga na nag-aaway kami ni Ali. Lalo na at magkalayo kaming dalawa. Kaya pinilit ko na lang na paniwalaan ang kung ano man ang paliwanag na ibinigay niya sa akin, Papa Dudut. Ayos naman, Carl. Eh ikaw, kumusta ka dyan sa barko? Okay din naman ako dito. Paminsan-minsan lang talaga, mahirap ang signal at internet connection. Buti nga, nakontak mo ako ngayon eh. Kumusta na pala ang anak mo? Maayos na siya ngayon. Uy, salamat sa pinadala mo ulit na pera para sa kanya ha. Wala yun, ate. Sino ba naman ang magtutulungan kundi tayo-tayo lang din na pamilya? Kumusta pala sina nanay? Mabuti rin naman sila dito.
Nagpapasalamat nga rin sila kasi nagpapadala ka pa rin ng pera sa kanila ni tatay. Siyempre naman ate. Ngayon na medyo nakakaloog na kami sa pera ng asawa ko. Ayoko naman na pagdamutan sina nanay. Kumusta na ang bigasan nila ni tatay? Malakas ba ang bentahan? Naku, oo! Buti nga yun ang naisip mo na gawin nilang negosyo dahil konti pa lang talaga nagbebenta ng bigas dito sa barangay namin. Yun nga rin na napansin ko. Kaya bigasan talaga ang una ko naisip na gawing negosyo ni nanay. Dati kasi, nabanggit ni Ali na hirap siyang bumili ng bigas. Kaya nagpapadeliver na lang siya. At least ngayon, kinananay na siya umu-order, di ba? Ay, oo nga eh. Oo nga pala ate. Bakit ka napatawag ngayon? Medyo malalim na ang gabi dyan, di ba? Ah, oo. Ang totoo niyan, Carl. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Tungkol saan? Hulaan ko. Tungkol na naman yan sa lasinggero mong asawa, no? Hindi pa rin ba siya nagbabago? Naku ate, lumalaki na mga anak nyo. Dapat matuto na siyang ayusin ang sarili niya at buhay niyo. Hindi tungkol sa asawa kong sasabihin ko, Carl. Tungkol sa asawa mo. Ha? Ano namang tungkol kay Ali ang gusto mong sabihin sa akin, Ate Joanne? Eh, Carl, ano kasi? Ako, paano ko ba sasabihin sa'yo ito? Ano ba kasi yun, ate? Carl, hindi ba pinapaayos ninyo yung bahay ninyo? Nagpalagay pa nga kayo ng tiles sa sala at kusina ng bahay nyo nung nakaraan lang, di ba? Oo. Anong meron dun? Eh, ano kasi? Hindi ko talaga alam kung paano ko sasabihin sa'yo ito. Diretso naman ang alam kung ano man yung sasabihin mo. Ay, eh, sige na nga. Pero huwag kang masyado mabibigla, ha? Carl, kasi ang totoo, ano eh, may kumakalat na chismis dito sa lugar namin eh. Chismis naman tungkol saan? Saka anong kinalaman ng asawa ko sa chismis na yan? Annie, hindi nga mahilig yung lumabas ng bahay at wala rin siya masyadong kakilala na kapitbahay. Ayun na nga, Carl. Ang chismis kasi na kumakalat dito eh, tungkol sa asawa mo. Ang sabi nila, eh, may kabit daw ang asawa mo. Ate, ano ba naman klaseng chismis yan? Saka bakit ka naniniwala dyan? Sa kabilang barangay pa nakatira ang asawa ko. Bakit naman hanggang yan sa inyo eh, siya pang naisipan yung pagchismisan? Hindi rin naman ako mahilig sa chismis, Carl. Alam mo naman yun, di ba? Eh, pero kasi nga, di ba marami akong suki ng gulay sa may barangay ninyo. At kapag nga nagdi-deliver ako ng gulay dun malapit sa inyo, napapansin ko rin na may isang lalaki na palaging pumapasok sa loob ng bahay ninyo. Minsan nga, dinalaw ko yung anak nyo at may dala akong diaper. Nakita ko dun yung lalaki at pinakilala siya sa akin ni Ali ng araw na yon. Sinabi niya na yung lalaki daw ang nag-aayos ng tiles sa kusina at sala ng bahay ninyo. Oh, yun naman pala eh! Bakit nyo binibigyan ka agad ng mali siya? Eh kasi nga, Carl, dalawang buwan na ang nakakalipas mula nung matapos na ayusin yung sahig ng bahay ninyo. Eh naminsang pasyalan namin ni nanay ang anak ninyo, nakita ko na maayos na talaga ang lahat sa bahay nyo. Eh but parang hanggang ngayon eh, nakikita ko pa rin dun yung lalaki na pinakilala sa akin ng asawa mo. Parang ang dun na siya nakatira sa bahay ninyo eh. Alam mo ate, masyado lang madumi ang mga isip nyo. Kaya pati asawa ko, dinadami nyo sa mga chismis na yan na wala namang kwenta. Sige na ate, may gagawin pa ako dito. Bye! Papa Dudut, alam ko naman na hindi ako dapat naniniwala sa mga naririnig ko na chismis, lalo na at wala naman akong nakikitang kahit na anong ebidensya. Pero hindi ko na rin napigilan ang sarili ko na maiyak pagkatapos ng naging tawag namin ng kapatid ko. Kilala ko si Ate Joanne. Hindi talaga siya mahilig sa chismis at mas lalong hindi niya ugali ang gumawa ng kwento. Malapit din naman sila sa isa't isa ng asawa ko kaya wala akong nakikitang dahilan para siraan niya si Ali. Ganun pa man ay pinilit ko pa rin ang sarili ko na hindi maniwala sa kung anuman ang sinabi niya sa akin. Pinilit kong hindi magpa-apekto kahit tahimik na talaga akong naiiyak ng mga oras na yon. Gusto ko na nga ring tawagan at ikumpronta ang asawa ko ng oras na yon pero ayoko na talaga na mag-away kami habang malayo kami sa isa't isa. Kaya nang magkausap kaming dalawa kinagabihan ay pilit kong pinakalma ang sarili ko at umarte ako na walang problema o sakit na nararamdaman ng mga oras na yon.
Ayos lang. San ka ba galing? Kagabi tinawagan kita pero hindi ka naman sumagot. Siyempre, nandito lang ako sa bahay. Alam mo naman na hindi ako mahilig lumabas o mamasyal. Kakaalis lang kasi ni Mama dito kaninang umaga kaya ang busy ko. Tapos ang dami pang naiwan na kalat kaya naglinis pa ako ng buong bahay. Kumusta naman kayo ni Baby dyan? Maayos naman kami dito. Gusto ko nga sana siyang ipakita sa'yo kaya lang masarap pa ang tulog niya sa crib ngayon eh. Ayos lang. Tatawag din naman ulit ako mamaya para makita ko siya. Sige honey, sigurado ako nagising at makulit na ulit siya mamaya. Honey, kumusta na yung pinapaayos natin na sahig dyan sa bahay natin? Aling sahig? Yung sahig sa sala at kusina na pinalagyan natin ng tiles. Tapos na ba yon? Ah, ganun ba? Bakit mo natanong, honey? Wala naman. Hindi mo na kasi ako in-update tungkol sa mga pinapaayos natin sa bahay eh. Kaya ngayon ko lang naalala na itanong sa'yo. Sige, mamaya papadalang kita ng picture ng sahig nitong bahay. Tsaka pati yung dingding dito na pinapinturahan ko. Para makita mo kung gaano nakaayos at kaganda ang bahay natin ngayon. Okay, salamat. Honey, matanong ko lang. May ibang tao ka bang pinapapasok sa loob ng bahay natin? Ibang tao? Wala naman. Sina Ate Joanne lang tsaka mga magulang mo kapag dinadalaw nila si Baby. Bukod sa kanila, may ibang tao pa bang dumadalaw sa'yo dyan? Ano bang klaseng tanong yan? Sagutin mo na lang kung meron o wala. Napakasimple lang naman ang tanong ko ah. Wala kang ibang lalaki na pinapapunta dyan sa bahay natin? Pinagbibintangan mo ba ako, Carl? Saan mo ba nakuha mga tanong na yan? Siguro sa ate mong chismosa, no? Huwag mo nga siyang dinadamay dito. Nagtatanong ako ng maayos sa'yo, Ali. Hindi ka nagtatanong, Carl. Pinag-iisipan mo na ako ng masama. Alam mo, ang unfair mo nga eh. Sa ating dalawa, hindi hamak na ikaw ang may chance na mambabae dyan sa barko. Eh, wala nga akong kakilala sa mga katrabaho mo dyan eh. Mali ko ba ako nang bababae ka dyan o baka may ibang asawa ka na dyan? Alam mo, tama na nga to. Pagod na nga ako dito sa bahay sa pag-aalaga ng anak natin kung ano-ano pang iniisip mong masama sa akin. Bahala ka na sa buhay mo! Ali, sandali! Huwag mo ibaba yung tawag! Nagtatanong lang naman talaga! Binabaan niya na ako. Ay, tawagan ko na lang ulit siya mamaya. Papadudot sa ilang taon na relasyon namin ni Ali bilang magkasintahan at mag-asawa ay never naging issue ang third party sa aming dalawa. Hindi naman kasi talaga ako mahilig mambabae dahil dalawa ang kapatid ko na babae. Kaya mataas ang respeto ko sa babae lalo na sa relasyon namin ni Ali. Kaya nga nang sabihin sa akin ni Ate Joanne ang tungkol sa kumakalat na chismis na may ibang lalaki ang asawa ko ay hirap pa rin akong paniwalaan yon. Kahit alam ko na malaki talaga ang posibilidad dahil magkalayo nga kami ni Ali. Hindi lang naman kasi lalaki ang pwedeng matukso, hindi ba? May pangangailangan ng isang babae at alam ko na sa sitwasyon namin yon ni Ali, hindi ko maibibigay yon sa kanya dahil magkalayo kaming dalawa. Kaya kahit may tiwala talaga ako sa asawa ko ay hindi pa rin naaalis sa dibdib ko ang matakot na baka makakita siya ng ibang lalaki na malapit sa kanya. Ang hirap pala talaga ng ganon, Papa Dudut. Ang hirap ayusin ang away mag-asawa lalo na kung halos 10,000 kilometro ang layo namin ng misis ko mula sa isa't isa. Papa Dudut, tumagal lang ng halos 2 araw ang away namin ni Ali. Dahil nga pilit kong hindi pinaniniwalaan ang sinabi ni Ate Joanne tungkol sa asawa ko. Ako na rin kaagad ang nanuyo kay Ali. Nagpasuyo ako sa isang kaibigan ko na nasa Pilipinas. Nagpadala ako ng pera sa kanya at sinabi ko na padalhan niya ng cake at bulaklak si Ali na may note na kasama. Kung saan ay humihingi ako ng sorry sa kanya. Nang ma-deliver yon kay Ali ay hindi ko rin kaagad siya tinawagan. Nagpalipas muna ako ng ilang oras bago ko siya tinawagan na kaagad naman niyang sinagot, Papa Dudut.
Muli akong humingi ng tawad sa kanya ng mga oras na yon. Sinabi ko na hindi naman talaga ako naniniwala sa kung anuman ang mga chismis na mga naririnig ko. Pinatawad din naman ako kaagad ni Ali at nagkaayos na rin kaming dalawa. Papadudot, pagkatapos ng halos 3 taon na pagtatrabaho ko ay nabigyan na rin ako ng pagkakataon na makapagbakasyon sa Pilipinas. 2 buwan ang ibinigay sa akin na pwede ko pang i-extend ng hanggang 3 buwan. Sobrang saya ko talaga noon at excited na akong umuwi. Pero hindi ko sinabi kay Ali ang pag-uwi ko dahil gusto ko sana siyang sorpresahin. Kaya umuwi ako ng Pilipinas nang hindi alam ng asawa ko. Dumiretso ako ng bahay namin at naabutan ko na walang tao doon. Medyo makalat at may ilang gamit din na panlalaki. Hindi ko na masyado pang pinansin ang ilan sa mga nakakalat na gamit dahil naramdaman ko na may nagbukas ng pintuan ng bahay. At sigurado ako noon na si Ali na yon, kaya inihanda ko na ang sarili ko para sorpresahin siya. Surprise! Carl? Oo, ako nga to, honey. Kailan ka pa nakauwi? Kanina lang. At talagang dito ako dumiretso sa bahay natin. Bakit hindi ka man lang nagpasabi na uuwi ka na? Hindi ka man lang nag-chat o tumawag sa akin? Kasi nga gusto kitang sorpresahin. Hindi ka ba natutuwa, honey, na nakauwi na ako dito sa bahay natin? Siyempre, natutuwa. Eh, bakit ganyan ang reaksyon mo? Parang nadismaya ka pa na nakita mo ako dito sa loob ng bahay natin. Nagulat lang ako kasi akala ko kung sino na yung nandito sa loob ng bahay. Wala nga pala si Baby ngayon dito, ha, nasa bahay ng nanay mo. Sinabi niya na doon muna si Baby hanggang mamayang hapon. Nandun kasi ang anak ng isang kapatid mo, para raw magka-bonding naman ang mga bata. Ah, ganun ba? Sayang naman kasi akala ko mayayakap ko na kagad siya. Hindi bale, pupunta na lang ako sa bahay nila nanay mamaya. Pero honey, grabe, ang laki na pala talaga ng pinagbago nitong bahay natin. Ang ganda ng sahig, saka ang ganda rin ng pagkakapintura nitong dingding. O nga eh, malaki na talaga ang pinagbago. Honey, gusto mo bang pumunta muna tayo kina nanay ngayon? Para na rin makita mo si Baby. Mamaya na. Susulitin ko muna na masolo ka ngayon. Ika lang! Huwag mo kong yakapin! Oh, bakit? Hindi mo na-miss ang mga yakap ko? Hindi naman sa ganun. Kaya lang ang init kasi dito sa loob ng bahay. Nanlalagkit na ako sa pawis tapos yayakapin mo pa ako. Mabuti pa, ayusin ko na lang muna tong mga nakakalat na gamit. Oo nga pala. Kanino yung mga short at t-shirt na panlalaki dito? Kasama ba ng mama mo yung kuya mo nung dumalaw sila dito sa bahay? Oo! Naiwan lang ni kuya tong ilang gamit niya. Ah, okay. Nagtataka lang ako kasi nakakalat pa hanggang ngayon. Saka nasa na mga wedding picture natin na nakaframe? Sabi ko, diba, dapat nakasabit yun dito sa dingding? Babe, ito na pala yung pinabili mo sa akin na gulay. Pwede na siguro to para sa… Oh, sino ka? Baka ako ang dapat na magtanong sa'yo. Sino ka na basta na lang pumapasok dito sa bahay namin na asawa ko? Teka Ali, ikaw ba tinatawag na babe ng gago na to? Carl, magpapaliwanag ako! Bakit magpapaliwanag ka pa? Mas okay nga kung ipakilala mo na lang sa akin kung sino ang tarantado na to na basta na lang pumapasok sa loob ng pamamahay natin! Pare, ayoko ng gulo. Kung gusto mo, pwede naman ako umalis para makapag-usap kayo ni Ali. Tumahimik ang gago ka dahil hindi ka kinakausap ko! Ay! Ano ba, Carl? Huwag mo saktan si Andre! Pare, tama na. Hindi ako lalaban. Lumaban ka man o hindi! Babasakin ko pa rin yan pag bumukha mong gago ka! Papadudot, halos sumabog na ang dibdib ko sa galit na nararamdaman ko noon. Hindi ko na nga rin napigilan ang sarili ko na maiyak at hindi ko pa man naririnig mula sa bibig ni Ali na kabit niya talaga ang lalaking pumasok sa bahay namin. Alam ko na tama ang lahat ng hinala ko ng oras na yon. Tama pala talaga ang lahat ng mga bagay na naglalaro sa isipan ko na pilit ko lang binabaliwala. Tama ang lahat ng sinabi sa akin ni Ate Joanne.
Sobrang sakit ng nararamdaman ko noon, Papa Dudut. Ang nasa isipan ko kasi sa ilang taon na pagtatrabaho ko sa barko. Ilang taon na rin pala akong niloloko ng asawa ko. Ina-enjoy nila ng kabit niya ang bawat pera na pinaghihirapan kong ipadala sa kanya. Kaya naman sa galit ko ay ilang beses kong malakas na nasuntok ang lalaki na tinatawag ni Ali sa pangalan na Andre. Dumudugo na ang labi at ilong nito nang hilahin ako ni Ali papalayo sa lalaking yon. Sinabihan niya ito na umalis na at mabilis naman itong lumabas ng bahay namin, Papa Dudut. Hoy! Bumalik ka dito, tarantado ka! Girl! Tama na nga! Tigilan mo na si Andre! Hayaan mo na siya makalis! Andre? Andre pala ang pangalan ng kabit mo? At ano nga ulit yung tawagan yung dalawa? Babe? Ano na, Ali? Bakit hindi ka na makapagsalita dyan? Bakit hindi mo sagutin ang mga tanong ko? Masyado mong madami? Nalilito ka na ba kung anong una mong sasagutin? O sige, simplihan na lang natin. At ito na lang ang sagutin mo. Kabit mo ba ang Andre na yon? Oo! Kabit ko siya! Lalaki ko siya! Boyfriend ko si Andre! Okay na ba, Carl? Ay. So, totoo nga. May kabit ka nga talaga. Kailan pa? Kailan mo ba ako iniiputan sa ulo ko, Ali? Carl, I'm sorry! Hindi ko naman gustong saktan ka! Hindi ko ginusto ang lahat ng to! Alin sa mga nangyayari ngayon ang hindi mo ginusto? Ang umuwi ako ng biglaan dito sa Pilipinas? Ang mahuli ko kayo ng tarantado na yun? O ang lumandi ka at magkaroon ng kabit? Hindi ko lang basta kapit si Andre! Yung lalaki na sinasabi niyong kabit ko, mahal ko siya! At mas mahal ko siya kaysa sa'yo! Anong sabi mo? Malinaw mo namang narinig, di ba? Mahal ko si Andre, kaya makikipaghiwalay na ako sa'yo, Carl! Teka, Ali! Saan ka pupunta? Ipaki ko na lahat ng gamit ko! Anong ibig mo sabihin? Huwag ka magtanga-tangahan, Carl! Bahay mo naman to, di ba? Ikaw ang nagpaayos nito? Pera mo lang ang ginamit para mapaganda ang bahay na to kasi ikaw lang naman na nagtatrabaho sa ating dalawa. Kaya wala nang dahilan para magtagal pa ako dito sa pamamahay mo. Sandali lang. Pag-usapan naman muna natin to. Pag-usapan? Wala na tayong dapat pag-usapan. Meron pa, Ali. Yung tungkol sa ating dalawa, sa pamilya natin, sa baby natin. Saka na lang natin pag-usapan ang lahat tungkol dyan. Dahil gusto ko na talagang umalis dito sa bahay mo. Ali, please. Huwag mo naman gawin sa akin to. Mahal mo ba naman ako, di ba? Oo! Hindi naman mawawala basta yun eh. Pero alam ko sa sarili ko na mas mahal ko si Andre. Kung talagang mahal mo ko, magstay ka muna sa akin. Magstay ka muna dito sa bahay. Ayoko na nga, Carl! Kasi gusto ko nang sumama kay Andre. Gusto ko na magsama kaming dalawa. Ali, ayos lang sa akin kahit dito na lang kayo tumira ng Andre na yun. Ayos lang sa akin kahit nandito sa bahay ko ang lalaki mo. Anong ibig mong sabihin? Seryoso ka ba sa mga sinasabi mo, Carl? Patitirahin mo kami dito ni Andre? Oo, kasi alam ko naman na sa huli, ako pa rin ang pipiliin mo. Kaya please, dito ka na lang muna sa bahay. Dito na lang muna kayo ni Andre. Ali, nararamdaman ko na mahal mo pa rin ako. At sigurado ako na sa huli, ako at ang baby pa rin natin ang pipiliin mo. Papa Dudut, alam ko na isang malaking katangahan talaga ang mga salitang binitawan ko kay Ali. Ang mga sinabi ko sa kanya na huwag na silang umalis ng kabit niya sa sariling bahay ko. Pero wala na eh, ayoko talagang mawala sa akin ang asawa ko at ayokong lumaki ang anak namin na magkahiwalay ang kanyang mga magulang. Ramdam ko rin naman kasi na mahal pa rin ako ni Ali, Papa Dudut, dahil kung hindi niya talaga ako mahal, dapat ay matagal na niya akong hiniwalayan. Naguguluhan lang siya noon kasi nga matagal akong nalayo sa kanya. Natukso siya dahil nangulila lang talaga siya ng mga oras na hindi kami magkasama. Kaya nagawa niyang ibaling sa ibang tao ang pagmamahal na gusto niyang iparamdam sa akin. Ilang taon na kaming magkarelasyon at kilala ko na siya. Alam ko kung gaano kalalim ang pagmamahal ni Ali para sa akin.
at kaya kong tiisin ang lahat ng sakit hanggang sa bumalik ang buong pagmamahal niya na yon. Kaya kong tiisin ang lahat ng sakit na nararamdaman ko sa oras na magkasukob na kami sa iisang bahay ng kabit ng asawa ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang mga Kapuso shows mapapanood at mapapakinggan din abroad via GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV channels. Para mag-subscribe, visit www.gmapinoytv.com. Follow us at GMA Pinoy TV on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Viber, and TikTok for the latest updates on Kapuso programs, artists, events, promos, and more. Salamat, Kapuso! Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sinabi sa akin ni Ali noon na bago ako umuwi mula sa ibang bansa ay sa bahay na pala talaga nakatira si Andre. Pinaalis na kasi ito sa tinitirhan nitong apartment dahil wala na itong pambayad sa upa. Nang magmakaawa ako sa kanya na huwag akong iwanan ay nangako ako na hindi ko na sasaktan pa si Andre sa susunod na magkita kaming muli. Napipigilan ko na ang sarili ko na magalit basta't doon lang sila ni Andre nakatira sa bahay namin. Kaya na magpaalam si Ali na pupuntahan niya raw si Andre sa bahay ng kaibigan nito ay hindi ko na siya pinigilan pa. Alam ko rin, Papa Dudut, ay hindi papayag si Andre sa gusto kong mangyari. Pero may kakapalan din talaga ang mukha ng kabit ni Ali. Dahil nang bumalik na si Ali sa bahay ay magkasama na silang dalawa. Doon ako maayos na pinakilala ni Ali sa kanya. Tinanguan ko na lang siya at hindi ko na nagawa pang makipagkamay dahil baka hindi ko na naman mapigilan ang sarili ko at mabugbog ko na naman siya. Nang araw na yon ay magkakasama nga kaming tatlo sa isang bahay. Pero nagkulong lang ako sa kwarto ng anak namin ni Ali. Doon ako tahimik na umiiyak dahil sa totoo lang, Papa Dudut, ay awang-awa ako sa sarili ko ng panahon na yon. Lalo pa nga at alam ko na sa kabilang kwarto lang si Ali at si Andre. Nandun silang dalawa sa kwarto naming mag-asawa. Tinext ko na rin si nanay noon, Papa Dudut, at sinabi ko na nakauwi na ako sa bahay namin. Sinabi ko rin na sa bahay muna nila si Baby dahil gusto ko munang mag-solo kaming dalawa ng asawa ko. Hindi ko binanggit ang tungkol kay Andre, Papa Dudut. Hindi ko sinabi sa kanila na kasama ko sa sarili kong pamamahay ang asawa ko at ang kabit niya. Ate, ikaw pala yan. Good morning. Huwag mo nga ako mabati-bati ng ganyan ha, dahil walang maganda sa umaga na to. Bakit parang ang init ng ulo mo? Saka bakit ang aga mong napadaan dito sa bahay? Nasaan ang asawa mo? At saka nasaan yung kabit niya? Ano bang sinasabi mo, ate? Pwede ba? Huwag ka nga mag-deny. Nakarating na sa akin ang nangyari dito sa bahay ninyo kahapon. Ano na naman bang chismis ang nakarating sa'yo? Ang sigaw ninyo ng asawa mo at ng kabit niya! Kung ano man ang kwentong nakarating sa'yo, hindi totoo yun. Hindi totoo na may lalaking duguan ang mukha na lumabas mula dito sa bahay ninyo? Huh? At nang bumalik yung asawa mo dito, kasama na niya ang lalaking yon? Bakit ba kasi naniniwala ka sa mga sinasabi ng ibang tao? Eh ikaw! Bakit hindi mo kagad sinabi sa akin na nakauwi ka na pala ng Pilipinas kahapon pa? Kung hindi pa sinabi sa akin ni nanay kagabi, hindi ko yung malalaman. At may mga suki din ako sa lugar ninyo na tumawag sa akin at sinabi ang nangyari dito sa inyo. Muntik ng araw nila kayong ipabarangay dahil sa ingay dito sa bahay ninyo. Ngayon sabihin mo sa akin, bakit ayaw mo malaman ko na nakauwi ka na? Dahil ano, gusto ko magkaroon muna kami ng quality time ng asawa ko. Quality time kasama ang asawa mo at kabit niya? Ganun ba yon, Carl? Ganun ba ang gusto mo mangyari kaya natitiis mong hindi puntahan ang anak mo kay nanay? Ate, pwede ba? Tumigil ka na nga dyan sa mga maduming iniisip mo. Ako ba talaga ang maduming mag-isip ngayon? Nasaan na ba yung asawa mo, ha? Iharap mo sa akin yan at kakausapin ko siya ngayon na magkalabasa kung sino talaga may maduming pag-iisip dito sa loob ng pamamahay ninyo! Ali! Ali! Lumabas ka nga ng kwarto mo! Mag-usap tayo! Ali! Wala sila dito, ate. Maaga silang umalis kanina.
Sila? Sinong sila? Sila ng kabit niya? Ay, ate, please. Ayoko muna ng away. Saka na lang tayo mag-usap. Huwag muna ngayon. Carl! Ano bang ginagawa mo sa buhay mo? Hinahayaan mo nang babuyin ang asawa mo tong bahay na pinaghirapan mo, tapos sinatanggalan mo pa ng respeto yung sarili mo? Buhay at pamilya ko to, ate. Kaya alam kong ginagawa ko. Kapatid kita, at ayoko nang inaagrabyado ka ng ibang tao! Pero matanda na nga ako. Kaya hindi mo na kailangan na pakialaman ang mga desisyon ko sa buhay. Hindi kita pinakikialaman! Pinapaalalahanan lang kita! Kung wala ka na talagang natitirang respeto para sa sarili mo, abay maawa ka man lang sana! Ikaw na nga nagpapakapagod sa ibang bansa, mabigyan mo lang ng magandang buhay ang asawa mo, tapos hahayaan mo lang siya na gaguhin ka? Mahal ko si Ali, at ayoko mawala siya sa akin. Pero magtira ka naman ng kahit kaunting pagmamahal dyan sa sarili mo. Carl, lumaki tayo sa hirap, pero hindi tayo pinalaki ni nanay at tatay para lang babuyin ng ibang tao ang pinaghirapan natin. Hindi lang si Ali ang pwede mong mahalin at hindi lang siya ang nagmamahal sa'yo. Kaya hindi ka na niya nirerespeto eh. Dahil ikaw nga mismo, hindi mo na alam kung paano irespeto yung sarili mo. Papa Dudut, alam ko na tama naman ang lahat ng sinabi ni Ate Joanne ng araw na yon. Masyado ko nang binababa ang sarili ko para lang pilitin na maayos ang relasyon namin ni Ali. Pero hindi pa rin ako nakinig sa kanya. Pinakiusapan ko siya na umalis na lamang ng bahay namin at sana ay huwag na muna niyang sabihin kina nanay ang nangyari sa amin ni Ali. Kahit alam ko ang possibility na hindi na rin lingit sa kalaman nila ang totoong nangyari. Ayoko lang kasi talaga na masyadong masira ang pangalan ni Ali sa pamilya ko. Ayoko magalit sila ng sobra sa asawa ko dahil umaasa pa talaga ako na magkakayos kaming mag-asawa. At sa oras na mangyari yon ay ayoko nang tumatak sa isipan ng mga kapatid at magulang ko ang naging pagkakamali ni Ali. Kagaya ng nabanggit ko kanina, Papa Dudut, ay may awa pa rin naman akong natitira para sa sarili ko. Pero yung awa na yon ay natatabunan ng pagmamahal ko para sa asawa ko. Mas nangingibabaw ang kagustuhan ko noon na maayos ang pamilya ko. Kaya pilit ko na lang na nilalamon ang katiting na awa na yon para hindi na ako masyado pang masaktan, Papa Dudut. Oh babe, dahan-dahan sa paglalakad. Baka matisod ka na naman. Hindi ako matitisod, babe. Kayang-kaya ko pang maglakad papunta sa kwarto at umisang round sa'yo. Huwag ka nga maingay at baka magising pa si Carl. Kung bakit naman kasi uminom ka ng marami? Siyempre, mansa rin natin eh. Kaya dapat i-celebrate natin at magpakasarap tayong dalawa. Pakis nga ako. Teka-teka! Ano ba? Huwag mo muna akong halikan. Pumasok muna tayo sa loob ng kwarto. Pwede ba? Ang iingay nyo na nga, ang bababoy nyo pa. Kung hindi kayo nahihiya sa akin, mahiya naman sana kayo sa mga kapitbahay na nakakarinig ng mga kababuyan nyo. Gising pa pala tong walang kwentang asawa mo eh. Andre, wag na nga muna maingay dyan. Ano sabi mo? Carl, sandali lang. Lasing lang si Andre, kaya wag mo na siyang patulan. Papasok na lang kami sa loob ng kwarto. Ang sabi ko, wala kang kwentang lalaki. Andre, ano ba? Sabi nang wag ka na muna magsalita eh. Bakit? Totoo naman, di ba? Hindi ka mag-enjoy sa akin pagdating sa kama kung may bubuga tong asawa mo. Eh, tarantado naman pala talaga tong kabit mo eh. Carl, ano ba? Sabi na huwag mo nang patulan si Andre dahil lasing lang siya. Ang bastos na bunga nga niya eh. Pare, masyado bang masakit yung mga sinabi ko? Masyado ba talagang masakit ang katotohanan para sa'yo? Na inutil ka at walang kwentang lalaki sa paningin ng asawa mo? Gago! Hindi tayo magkumpare! Kaya huwag mo akong tawagin pare! Oh, sige, ano? Carl, tama na nga! Sige. Ano ba? Hindi ba nangako ka sa akin na hindi ka na manggugulo? Na hindi mo nasasaktan si Andre? Eh ano to? Nakakailang ka na eh! Wow, Ali! Talaga namang concerned na concerned ka dyan sa kabit mo, no? Kaya nagagawa mo akong isuka ng basta na lang. Ano ba talaga pinakain niya sa'yo para magkaganyan ka? Anong ginawa niya sa'yo na hindi ko ginawa? Anong binigay niya na hindi ko nagawang ibigay sa'yo? Ano? Sabihin mo! Wala! Basta bigla ko na lang naramdaman na mahal ko na siya.
Ganun na lang yun? Basta mo na lang siya bibiliin kaysa sa amin ang anak mo? Hindi naman talaga madali para sa akin to, Carl. Pero pare-pareho tayong mahihirapan kung pipilitin natin ang mga sarili natin na magkaayos. Dahil kahit kailan hindi na talaga ako babalik sa'yo. Eh bakit pa natin pinapatagal ang usapan na to? Sige! Tapusin na lang natin ang lahat ngayon! Teka! Uy, bakit ano ba? Kami tinutulak? Teka! Bakit mo ako tinutulak kalabas ng bahay? Dahil pinapalayas ko na kayo sa bahay ko! At wala kayong gamit na kukunin dito sa loob na pamamahay ko! Dahil lahat na nandito, pinaghirapan ko! Ang yabang mo naman pala talaga eh! Andre! Tama na! Lumalabas na ng bahay yung mga kapitbahay natin! Pinagtitinginan na nila tayo! Mabuti pa kung umalis na lang tayo dito! Tama ka! Tara! Mabuti pa nga, Ali! At ito ang tandaan mo! Hinding-hindi ka na makakabalik sa bahay na to at sa buhay ko! Dahil mula ngayon, kinakalimutan ko ng minahal kita! Umalis na kayo! Bago pa ako tumawag ng pulis! Dahil sinasabi ko sa'yo, Ali, mapapatay ko talaga yung kapit mo! Papa Dudut, hindi ko alam kung saan ako humugot ng lakas ng loob na paalisin ng bahay sina Andre at Ali ng gabi na yon. Alam ko na sobrang sakit talaga ng nararamdaman ko sa dibdib ko. Nangangatal na mga labi ko at nangangatog ang mga tuhod ko at may hapdi sa lalamunan ko dahil sa pagpipigil ko na maiyak. Ayoko na kasing makita nila akong umiiyak na naman. Ayoko nang magmakaawa sa kanila at ayoko nang kaawaan nila ko. Kaya ginawa ko ang makakaya ko para maging matibay sa harapan ng asawa ko at ng kabit niya. Siguro nga masyado lang akong nilamon ng galit at kirot ng araw na yon. At yon ang pinaghugutan ko ng lakas para tuluyan ng paalisin si Ali sa buhay ko. Kinabukasan ng araw na yon ay pumunta na ako sa bahay ni nanay at sinabi ko na sa kanila ang katotohanan. Doon ako napahagulhol, Papa Dudut. Lalo na nang yakapin ko sa kauna-unahang pagkakataon ng anak namin ni Ali. Nagbitaw ako ng pangako sa anak ko na gagawin ko ang lahat para maging isang mabuting magulang sa kanya kahit na hindi na namin kasama si Ali. Papa Dudut, mula nga nang palayasin ko sina Ali sa bahay ko ay hindi na siya muli pang nagpakita sa akin. Nalaman ko rin sa ilang kapitbahay namin na si Andre halos ang umayos ng buong bahay ko. Doon siguro sila nagsimulang maging malapit sa isa't isa. Mabuti na lang talaga at nagawa ko pang i-transfer sa personal bank account ko ang lahat ng perang naiwan sa joint account naming mag-asawa. Pero napansin ko na may malaking halaga nang nawala doon na hindi ko na hinabol pa kay Ali. Sinunog ko na rin ang mga gamit na naiwan nila ni Andre para wala na silang alaala pa na maiwan sa akin o sa bahay ko. Hindi naging madali para sa akin nakalimutan ang lahat, Papa Dudut. Nagtataka rin talaga ako noon kung bakit at paanong nagawang piliin ni Ali si Andre kesa sa amin ng anak niya. Saan ba ako nagkulang sa relasyon namin dalawa at kailangan niya akong iputan sa ulo? At ano ang meron si Andre na wala ako at siya ang pinili ni Ali na makasama? Kinalimutan niya ang halos lahat sa relasyon naming dalawa. Dahil kasabay ng pag-alis niya sa buhay ko ay parang umalis na rin siya sa buhay ng anak namin. Iniwan niya ito na parabang wala na talagang kapaki-pakialam sa buhay ng anak namin. Masyado siyang nabaliw sa kung anumang klase ang pagmamahal na meron siya para sa Andre na yon. Kaya bago ako bumalik sa pagtatrabaho sa barko ay inayos ko muna ang lahat sa anak ko. Dahil hindi ko na nga makontak pa ang cellphone number ni Ali at deactivated na rin ang kanyang mga social media accounts ay nag-decide ako na ipaalaga na lang kina nanay ang anak ko habang ako po ay nasa barko. Pero kumuha ako ng kasambahay para hindi sila gaano mahirapan. Ang bahay naman na dating tinitirhan namin ni Ali ay pinarentahan ko na lang. Hindi yun gaanong malayo kina Ate Joanne kaya sa kanya ko na lang inihabili ng bahay at kung sino ang interesado na magrenta doon. Ayoko na rin kasing tumira doon dahil sa mapapait na alaala na nasa bahay na yon. Kaya mas okay kung pagkakitaan ko na lang ang pangarap ko noon na bahay para sa amin ni Ali.
Ngayon, Papa Dudut, ay nandito na ulit ako sa barko at ilang taon nang nagtatrabaho. Hindi ko na pinagbawalan pa ang sarili ko na aliwin, pero wala akong kahit na sino mang babae na sineseryoso dito. Wala na rin ang sakit dito sa dibdib ko dahil sa panluloko sa akin ni Ali. Hindi ko na rin siya nakita pa, pero merong balita na natanggap ako noon na sumama na siya pa uwi sa probinsya sa kabit niya. Sa totoo lang, natatawa na nga lang din ako sa tuwing babalikan ko ang pagpapakatanga na ginawa ko para sa kanya, Papa Dudut. Yung hinayaan ko ang sarili ko na tumira sa sariling bahay ko, ang asawa ko at ang kabit niya. Ganon pala talaga kapag bigla ka na lang natauhan sa pagpapakatanga mo sa isang tao, no? Nakakatawa at nakakainis. Papa Dudut, muli ay maraming salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Kahit dito ko na lang din talaga pinadala sa inyong Facebook page ang aming mahaba at medyo madramang kwento. Sana sa pagbabalik ko sa Pilipinas ay wala na ang pandemic at magawa kong puntahan ko ang istasyon ninyo. Gusto ko kasi na makilala ka at personal na magpasalamat sa iyo para sa pagbibigay mo ng chance na mailabas ko ang mabigat na parte ng kwento ng buhay ko. More power and God bless sa inyong lahat na bumubuo ng Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Carl. Parte na ng buhay natin ang pagmamahal at minsan ay pagpapakatanga para sa isang tao. Hindi naman kasi natin mapipigilan ang puso, pero sana huwag din nating pigilan ang utak na tulungan ang puso na mahalin ang ating sarili. Ang kwento ni Carl na natunghaya natin sa araw na ito ay talagang napakabigat, lalo na para sa isang lalaki na kagaya ko. Hindi ko ma-imagine ang sakit na pinagdaanan niya noong nahuli niyang may ibang lalaki ang pinakamamahal niyang asawa. At nagawa pa niyang tanggapin yun, ha, at patirahin sa sarili niyang mismong pamamahay. Madalas talaga ay nabubulag tayo ng dahil sa pagmamahal natin para sa isang tao. Pero gaano man natin sila kamahal, hindi pa rin natin dapat nakalimutan na magtira para sa ating sarili. Alam mo, Carl, ang respeto ay kusang iniiwan para sa ating sarili. At sa oras na mawalan tayo nito para sa ating sarili ay mawawalan na rin ng dahilan ang ibang tao na irespeto tayo. Mabuti na lang talaga at nagising ka na sa katotohanan na mas dapat mong mahalin ang sarili mo. Marami pa rin namang taong nasa paligid mo ang nagmamahal at nagmamalasakit sa iyo. Hindi mo kailangan ng isang tao na hindi marunong magpahalaga sa lahat ng effort na ibinibigay at ginagawa mo para sa kanya. Nandyan pa rin ang pamilya mo, lalo na ang anak mo. Ipakita mo sa anak mo na kaya mong maging isang mabuting magulang kahit na hindi mo nakasama ang asawa mo. At higit sa lahat ay huwag mong kakalimutan na nandyan ang puong may kapal para patnubayan at gabayan ka sa lahat ng oras na kailangan mo siya. Hanggang sa muli, mga ka-forever, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories Number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Forever!